Let's take a pamilya. Dito na naman po tayo early in the morning with the Lord. Bago po natin umpisa ng araw natin, makinig po muna tayo sa mensahe niya. So, ang title po natin ay Remember the Bread. Talagang breakfast na breakfast ang dating. Okay? Remember the Bread. Ang verse po natin ay nasa John chapter 6 verse 51. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. So, pagtitinan po natin, ang nagsasalita po talaga dito si Jesus Christ. Tingnan ko nga po dito sa Bible eh. Ito po yung time na nag-i-speak si Lord, nagtuturo siya na siya yung living bread na kanggaling sa heaven. So, ang bago po tayo magbasa nung nandito sa Bible, basahin ko po muna yung sinabi dito ni Pastor Max Locado. Ang cute-cute po. Sabi niya, make sure you receive the bread. Siguraduhin niyo po, mga kapamilya, na talagang nareceive niyo si Jesus sa buhay niyo. Diba po, kahapon sabi niya, yun yung first step. Is receiving Jesus. Okay. And once you do, okay? Siyempre, pass it on. Sabi po niya dito. Siyempre, pag nireceive mo, hindi mo naman mapapass it on kung hindi ka talaga nag-o-obey at hindi ka nag-believe kay Jesus Christ. After all, if we don't, who will? Sino nga po ba ang mag-share kay Jesus Christ sa iba? Sabi niya po dito, governments don't feed the soul. The secular relief house can give a bed, a meal, a valuable counsel. Pang-America po yun, may ganun sila dun. But we can give much more. Not just help for this life, but hope for the next. Naalala ko po nung nagpupunta kami sa hospital ministry. Hindi naman po lahat ng pinagdasal namin na buhay. Meron pong naghintay ng konti, meron po yung gumaling, at meron din po yung pagkatapos ng pagkakataong binigay ng Panginoon, binawian din ng buhay. Ito nga po lang pong March, isa po sa nasharan namin si Denden, pumanaw na at nag-text po sila sa akin. Pero talagang ganun po. Pero ang nakakatuwa po doon, nung nakausap ko po yung mama niya, si Auntie Elena, andun po yung umiiyak, pero alam niyo po yung may faith siya na alam niyang nandun sa Panginoon ang kanyang anak. Kaya po totoo yun eh. Sabi nga namin, pagka nagsishare po kami ng word ni Lord sa hospital, hindi naman namin maibibigay ng kumbaga assurance na gagaling ka, gaganyan ka. Pero ang assurance po namin hindi pang mundo. Ang assurance po pagka tapos ka na sa mundong ito. That is the hope for the next. Pag tapos na tayo sa mundo, yun yung napakaganda na maibibigay natin sa may sakit. Mamamatay man o hindi, o kahit sa kanino, kahit malakas pa sila. Kasi sabi nga po, lahat naman tayo mamamatay at walang may alam kung kailan. Paano kung pinadala ni Lord sa'yo yung araw na yun, tapos hindi mo siya naran? Ay, patay tayo niyan. Grabe talaga po, no? Parang dito pinapakita na hindi gagawin ng kahit sino yan. Sino bang gagawa yan? Yung mga fanatic, yung talagang bilib niya bilib kay Jesus. At ikaw yon, kapatid. Alam ko, kung nahihiya ka man, tanggalin mo na yan. Kasi, alam niyo po sa totoo, mayayain din ako noon. Kahit utanungin niyo sa mga kaklase ko, sa Pangasinan, pero taga Pangasinan sila, mayayain po ako. Tutulong po ako kung tutulong, mag-share, magpa-perform po kung sasayaw. Pero po yung ganito na makikipag-usap ng ganito, magsasalita para kay Lord, hindi po ako ganito noon.
Pero alam niyo po, ang isang nag-encourage sa akin ang tatay ko. Si daddy ko, sabi niya, anak, kung kakapalan mo na yung mukha mo, kapalan mo na para sa mabuting rason. Abay, naisip ko po, eh oo nga. Kung kakapalan ko na yung mukha ko at magiging makapal ang mukha ko, ay dapat, eh para na kay Lord. Dahil kahit anong mangyari, yung binibigay ko, yung sinasabi ko, yung sinishare ko, kahit ang kapal ng mukha ko, may pupuntahan. At hindi po basta-basta. Kumbaga, napakaganda ang para kahihinat ng mga tao pag sinare mo si Jesus sa kanila. At lalo na sa pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. Sabi nga ng tati ko, kung yung mga magnanakaw, kakapal ng mukha, eh, sasabihin pa na hindi sila yung nagnakaw, panayinindigan pa nila, 100%, di ako, kahit sila. Eh yun pa, si Jesus, hindi mo pa kakapalan yung mukha mo. Kaya nga po siguro, sabi nga nila ng ibang pastor, ang mga Christians, kailangan matatag, matibay, makapal ang mukha. Kasi kung minsan, hindi lang po minsan, parati, you will encounter rejection. At hindi naman po kasi tayo perpekto. Mai-encounter din natin, ganyan yan? Noon, ganyan yan? O, di ba? Mga ganun ang style. Wala lang po, na-share ko lang. Tapos sabi niya pa, ni Sir Max Locado, sabi niya, turn back to God. O, sabihin niyo sa sarili niyo, turn back to God. Kung kayo man ay nahihiya kay Lord, huwag na kayo mahiya, kapalan mo na yung mukha mo, kapatid. Turn back to God. Oh, sabi niya, be baptized in the name of Jesus Christ so that your sins will be forgiven. May kasalanan po ba tayo nagawa? May pagkukulang po ba? Turn back to God and He will forgive your sin. Then you will be given the Holy Spirit. Yan po yung sinabi ni Lord na parang siya yung katulad ni Jesus na nasa sa atin. If we believe in Jesus, this promise is for you and your children. Pero yung pangako na to, hindi lang para sa atin, hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya po tayo bilang mga magulang, ay paglandakan na po natin, kapalan na natin yung mukha natin, kasi alam nyo po yung mga kabataan yan, kung minsan, ang gagaling pa nila sa atin, no? Pero po, talagang, yan po ang sinasabi sa akin ng mga anak ko. Kasi isang beses po na, nag-uusap-usap kami. Nung mga bata pa ko po sila kasi, hindi alis hanggat hindi magpipray. Kahit na naaasar na sila sa akin minsan, pero yun, talaga pong nagpray ako kay Lord, hindi ko tinantanan yun, mula bata sila, magpipray bago umalis, hindi alis pag hindi nagpray. Oh. Sumunod po ang mga nagde-devotion na po kami, yung word-word lang ni Lord, kasi hindi pa rin naman po ako magaling nun eh. Tapos po nun, habang ginigising ko sila isa-isa, hinahawakan ko yung mga kamay nila, minamasahe ko sila, pagigisingin ko sila ng mga maliliit pa sila. Pinagpipray ko po yan, mga yan, isa-isa. Pagkatapos, nung naging high school na po sila, yun na po yung pick the word, isa. Tapos nakikita nila paano magsalita si Lord. May time pa nga na, nung mga ano na sila, nung high school sila, high school pa si Yunis nun. Isishare ko lang, Yunis, huwag kang magagalit. Tatapos naman na. Okay, di, Yunis, sabi ng papa niya, Yunis! Eh siguro naririndi rin po dahil paulit-ulit yung pangalan siya. Papa! Papa! Gumanon siya. Tapos ako, tingnan ko lang siya. Uy, alam niya na yun, na hindi tama. Tapos nung kumuha siya ng message ni Lord, sabi naman ni Lord sa kanya eh, dapat ikaw, i-respect mo ang, respect mo yung nakakatanda sa'yo na lalaki bilang tatay mo, yung mga babae bilang mother mo, ganun ang sinabi ni Lord. Talagang, sabi niya, ubusayin mo na, sabi namin. Tapos sabi niya, solid niya si Lord. Tapos, nag-sorry siya kay papa niya. So, yun po ang ginagawa ko sa mga bata hanggang sa nung nag-college sila, na nagkausap kami habang naghuhugas
ng plato ni Michael. Tapos sabi niya, Mama, alam mo, nagti-thank you ako kasi hindi mo kami tinantanan. Sa bawat stage ng buhay namin, sinisiksik mo talaga si Lord sa buhay namin. Kahit na nakikita mong minsan medyo hindi na kami attentive o pati sila, inaano nila ako, pinipersecute, ganun. Kapal lang po ng mukha yan, mga magulang, mga kapatid. Wala pong ibang magsisiksik ng o magsisiksik sa kanilang puso ng katotohanan ng salita ni Lord, kundi tayo lang. Kaya po, ngayong every morning po, samahan niyo po ako parang masiksikan din tayo ng mga ano ni Lord, ng mga salita niya, at meron tayong sasabihin sa mga anak natin. Okay? O, tapos po, ito po, sabi niya, So along with the cups of water and plates of food, let there be a message of sin forgiven and death defeated. Mga kapatid, remember the bread. Remember the bread. Remember Jesus every day of your life. Ito po, nung binasa ko po kanina, may napakaganda po akong nakita na word. Tumaas lang po tayo ng konti doon sa verse 51. Tapos, binasa ko po, ang kwento po nito, sinusundan dyan ng mga tao. Yung pagkatapos yung pagkainin yung 500 sa na tao sa kabilang lake, pumunta sa kabilang lake. Tapos, sinundan siya. Tapos, sabi ni Jesus sa kanila, sabi niya, I tell you the truth, you are not looking for me, hindi mo na ko ang hinahanap niyo. Not because you saw miraculous sign. At kahit din yung mga miracle na nakita nyo, but because you ate the loaves and had you feel. Physical po yung hinahanap ng mga tao na blessing. Do not work for food that spoils, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On Him, God the Father has placed His seal of approval. So, Jesus is approved to be, sabi niya, to be the Son of Man and shalom food to eternal life. Tapos, sabi ng mga tao, di, anong gagawin namin? O, diba? Ang galing talaga ni Jesus, no? I-steer niya yung isip ng mga tao. May anong gagawin namin, sabi niya. Jesus answered, the work of God is this, to believe. Oh, sabi niya, believe in the one He has sent. Kaya po, don't just remember the bread doon po sa inaano eh, di ba? Kailangan i-believe mo para maipasa mo sa iba at para magkaroon ka ng eternal life dahil kay Jesus. Tapos nakakaano pong isipin na dito, sabi niya, sa verse 37, makikita po natin may promise and truth doon. Pero bago po doon, sabi ni Jesus dito, I tell you the truth. Bakit noon, sabi ng mga tao, bakit noon may sign? Anong sign ang papakita mo sa amin? Oh, ngayon ang sabi ni Jesus, hindi naman si Moses ang nagbigay noon kasi yung mga Israelites, may mana galing sa heaven, tapos may tubig. O, ang tingin nila ganun. Ganun yung ano nila kay Jesus, magpo-provide ng para sa tiyan lang. Pero hindi. Sabi niya, I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. At siya po yun, si Jesus. Tapos, pagbasahin po natin, may nakita po ako napakagandang promise and truth sa verse 37. Verse 37 po ha, basahin nyo. John chapter 6 verse 37. Sabi niya, all that the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. Yung katotohanan po na sinabi doon ay, all that the Father gives to me
sabihin si Lord, si God the Father pala, talagang may chinuchose siya na, oh, ito, si ganito, si ganyan, si ganito. At ngayon, na tayo naman, sa panahon natin ngayon, na Jesus is inside us, kasi whoever eats, I am the living bread, whoever eats this bread, kumbaga, nakasama na natin si Jesus, nasa sistema na natin, we live forever. Tayo ngayon na nakasakasama na natin si Jesus, anyone na ipunta niya sa buhay natin, anyone na ipakilala niya sa atin o dumaan sa buhay natin, sabi niya, ipinipili yun ng Panginoon, hindi aksidente yun. Tapos, whoever comes to me, I will never drive away. Yun yung pangako ni Jesus na hindi niya paalisin pagka yun yung ipinadala ng Panginoon. At yun din po yung responsibility natin. Pag meron po, alam niyo yung nararamdaman niyo, merong kurot sa inyo na, uy, napaalala sa'yo si ganito, pag-pray mo. Tapos mapinadala sa'yo na tao na nagkailangan ng comfort, abay, gawa mo para ma-comfort mo. Ganun. There's a promise, a truth na galing kay God yun, a promise na ano ang na yun ay ibinigay at wag natin at an responsibility na wag natin i-drive away yung mga taong yun. Okay, grabe si Lord no po. O tapos sabi niya pa dito sa verse 38, for I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. Ang galing ni Jesus Christ na hindi yung gusto niya lang ang gusto niya. Kaya po bilang tayo na ngayon na naniniwala kay Lord, eh wag po yung gusto natin, eh gusto lang natin. Ano ang gusto ni Lord na gawin natin? Yun po yun. Tapos ito na po sa verse 39. And this is the will of him who sent me. O makinig po tayong mabuti. Ano ba po ang will ni God na nag-send kay Jesus Christ? That I shall lose none of all that He has given me, but raise them up at the last day. Hindi na po natin kaya yon, mga kapatid. Si Jesus na po ang makagagawa nun. Hanggang dito lang po tayo kung ano lang po yung best na pwede nating i-share, yung best na pwede nating ibigay sa ating mga kapwa. At hindi po ko nakikwenta yun ni Lord ko, ikaw ang binigay mo lang yung ano lang yung isang kilong hotdog lang yung binigay mo. So binigay niya isang kawang bigas, hindi po ganun si Lord. Nakita niya po lahat yan na may puso. Basta po may puso ha, may love, kasi yun po yung pinaka-importante. Sabi nga po, pag walang love, walang kwenta. Okay, so yun po, sabi niya, ang mission dito ni Lord is to do the will of God. Kaya po tayo, bilang followers ni Jesus, yun din po yung dapat nating gawin, to do the will of God. Oh, tapos sabi niya pa doon, I shall not lose of all that He has given me. So lahat po ng tao na pwedeng ipunta sa inyo ng Panginoon, ay ipray po natin na sana po masharan po talaga natin, mapakita natin si Jesus. Kahit minsan, kahit na hindi na kayo na-appreciate o hindi nila napansin yon, ay hayaan nyo na po, basta gawin lang natin. Do, our obligation is to do what is right. And the rest is up to God. Huwag niyong tignan kung paano kayo tignan, kung hindi kayo na-appreciate. Basta ginawa niyo yung para sa Lord. Basta Lord, para sa glory mo. Oh, diba? Grabe talaga. Sabi pa niya dito, that everyone, for my Father's will, sa verse 40, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Biruin mo, yun po ba? Yun po yung kagustuhan ni God. Yun yung gusto niya, na lahat po tumingin sa Panginoon Heso Kristo na bilang tagapagligtas at magkakaroon ng eternal life. And I will raise him up at the last day. Di ba po ang saya na i-raise tayo ni Lord sa last day at yung pangako niya na makakasama natin siya. Kaya po, ako po, sarap na sarap akong isipin yun parati na, Lord,
pagka po dadating ka, i-prepare nyo kami ngayong COVID. Alam ko, piniprepare na tayo eh. Para pag dadating na, nakaprepare na tayong lahat. And sana, pag dumating yung time na yun, pagkukunin niya na, may approval si Jesus Christ. Ay, ito! Anak mo yan, Lord. God the Father, anak mo yan. Anak mo yan. Yung makikita nila yung seal of the Holy Spirit. Kasi daw po, yun po yung tatak ng hihanapin ng Panginoon. The seal of the Holy Spirit. Jesus' approval. Kung totoong anak tayo ni Lord. Receive, believe, and do your part. Hindi po tayo natatapos sa believe and receive lang ha. Receive and believe. Do your part. Grow. At saka i-share mo siya. Diba po, meron tayong message dati na pag kinaya mo si Lord, kakaya ka niya rin. Kaya ka pala mo na yung mukha mo, kapatid. Kapamilya, yun po yung ating message for today. Sana po, ang dami ko na nga po nasabi. Sorry, napatagal. Pero okay lang po yun. Pray na po tayo. Lord, parati ko po naming naiisip kung nagsasawa na kayo. Dahil po parati naman kami nakakagawa ng hindi nakakatuwa sa paningin nyo. Pero andyan pa rin kayo, Panginoon. Salamat po sa mensahe nyo ngayon at pagpapaalala na hindi lang po kami dapat tumanggap. Hindi lang po kami dapat maniwala at tapos na ang lahat. Salamat po sa pagpapaalala, Lord, na sa pagtanggap at pagpaniwala namin kay Jesus Christ as our Lord and Savior, acknowledging, Lord, na kami po ay mga anak ninyo, meron po kaming dapat gawin. Ang patuloy po na pag-share kay Jesus Christ as Lord and Savior. Dahil alam po namin at ipagmalaki siya sa ibang tao. Dahil alam po namin na siya lang po yung eternal life. Siya lang po yung makakapagbigay ng kaligtasan sa lahat. Mamamatay man po, Lord, o hindi. Bata man o matanda. Malakas man o mahina. Mayaman man o mahirap, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, at naniniwala po kami na yun po ay responsibilidad namin. Tulungan niyo po kami, Lord, by the power of your Holy Spirit, Lord God, to do what is right and believe na sa kapangyarihan ninyo, sa pagmamahal ninyo, kayo po yung magbabago sa lahat. Kayo po yung magpapakita ng katotohanan sa kanila, Lord. Tulungan niyo po na maging makapal ang mukha namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po na huwag mo namin kayong ikahiya kahit kailan. At Lord, maraming salamat. Dahil sa pagkilala pa lang namin sa inyo, naniniwala po kami na pinili niyo na kami noon pa. Inihiling po namin, Lord, katulad po ng panalangin ni Abraham, Lord, sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, lalo na po sa mga kamag-anak na nawawala sa landas, Panginoon. Inihiling po namin, Lord, na mamulat na po sila sa katotohanan ng salita ninyo, Lord, at maniwala po sila sa truth, Lord, na sinasabi niyo, Lord, that Jesus is our Lord and Savior. Maraming salamat po, Lord. We lift up everyone to you this day, Lord. May we glorify you sa lahat po ng gagawin namin. And Lord, thank you for the bread of life.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po sa lahat. See you again tomorrow sa ating pong pick up yung popsicle words ni Lord. At meron po akong itetestimony sa inyo na nakakatuwa. See you po. Bye!